salamat at ako po ay natutuwa at nakasabay ko ang mga taong dito ngayon na may passion for leadership. Today po ay ang hamon ng panahon ay napakalaki. Lahat tayo nag-agree sa dapat gawin o nagdi-disagree madalas. Pero ang mahalaga po rito, ang kaibahan po rito ay kailangan po yun talagang napakita natin na meron na tayong subok na liderato na, na nagawa na yung mga sinasabi at hindi na nasyadong nangangako. As far as my representation is concerned po, hindi po ako naiyan sa mga senyo. Ako po yung naging pinakabatang delegado sa Constitutional Convention habang ako ay isang estudyante pa lamang. Ipinaglaban ko po doon ang Bill of Duties and Obligations of Citizens. May tungkulin ang bawat Pilipino. Hindi lang karapatan, hindi po panay-kabig, ngunit dapat magbuhat tayo ng ating responsibility sa ating bayan. Ako po ay pagkatapos na naging mayor ng Olongapo, pagkatapos ko maging abogado, ako po ay naging mayor ng Olongapo, binago po ang kalooban at kamalayan ng mga mamamayan para isipin muna ang kabutihan pangkalahatan at yan po ang kulang sa ating bayan, kulang sa focus. At kaya po ang nangyari, nagkaroon ng disiplina, ultimo mga driver ng jeep, lahat po, ang hospital ay umayos, ang eskwela ay umayos, at dumami ang nakakapag-aaral sa mas mataas malaki, na palaginip nila. Naging tourism secretary po ako at naging chairman muna po ako ng Subic. Tiramaan po kami ng Pinatubo, inuga kami ng Bagyo, Lindol. Pero pagdating po dyan, nakaraos kami dyan, humango kami sa Subic at ngayon po ang Subic sa volunteerismo. Out of 27,000 volunteers, nagkaroon po ngayon ng 100,000 jobs inside the base and 100,000 jobs outside the base. Sa turismo po, naayos natin ang dangal ng Pilipino. Sa Senado po, pagboto nyo, automated election po ang masatagpuan nyo. Tayo po ang may likanyan. At ganoon na rin po ang humanitarian law. At ganoon rin po ang turismo. Kaya kailangan po ngayon, the world will always step aside to let any man pass who knows where he's going. This country will know and must